Nagpapaalala ang mga eksperto na kailangan pa rin sumunod sa health protocols para makaiwas sa pagkalat ng COVID-19 ngayong magpapasko, lalo na't kabi-kabila ang magsasagawa ng mga Christmas party. Si Mark Fetalco sa detalye. Rise and shine, Mark. Ngayong inaasahan na ang kabi-kabilang Christmas party, mapakumpanya, eskwelahan o sa mga kaanak, may paalala ang ilang eksperto para masigurong ligtas at hindi ito magudulot ng hawaan ng COVID-19. Ayon kay Dr. Benito Atienza, ang Vice President rin ng Philippine Federation of Professional Associations, magandang gawin ito sa lugar na may maayos na daluyan ng hangin. Sana sundin pa rin natin yung mga protocol na lalo yung mga hotels at nakamask. Tapos magtatanggal na ng mask, pagkakain na, at saka yung distancing sa mga table. Kasi yan ang nakita natin na hindi na masyado nasusunod kasi nasa level 1 na lang tayo ngayon, di ba? Hinimok din ni Dr. Atienza ang mga magulang na huwag nang bitbitin ang kanilang maliliit na anak, lalo't wala pa silang bakuna kontra COVID-19. Ihinahinay natin ang pagpunta sa mga malls at saka matataong lugar nakasama yung mga bata na walang bakuna kasi dumadami rin ang ating mga bata na may COVID kaya nga lang nadidetect lang kasi pag i-ospital nila. Para kay Dr. John Wong, kung hindi man lahat, ay kahit 3 sa 4 na mahalagang paalala ngayong Pasko ang masunod ng publiko para hindi mahawa o makapanghawa. Kabilang dito ang pagbabakuna, pagsuot ng mask, maayos na ventilasyon at pagsunod sa social distancing. We might see another spike or surge, no, because of the Christmas gatherings, no. So, if we're not requiring people to mask, no, and they'll be indoors and with their mask off, no, because they're eating, no, for Christmas gatherings, no, then we need to improve ventilation. Pinag-iingat din ng DOH ang publiko laban sa iba pang sakit na laganap ngayon, gaya ng dengue, na batay sa datos ng DOH ay aabot sa 192% ang tinaas sa bilang ng kaso ngayong taon kumpara noong 2021. Tumaas naman ng 589% ang kaso ng chikungunya na nakukuha rin mula sa kagat ng lamok. Paalala ng mga doktor, lalo na sa mga magulang, dalhin agad sa doktor ang bata kung makitaan sila ng anumang sintomas. Mark Fetalco para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.